it's summertime. Ladies looking hot. Good day, everyone. I am Jasper Pineda, and I will be the one who presents and explain the overview of Chapter 9, the Developing of Good Work Ethic. In this chapter, Developing of Good Work Ethic, first is to understand the importance of developing a right attitude toward work. Second is to develop a personal work ethic. Third is to examine the difference between human and spiritual dimension of work. Fourth is to find ways and means to enjoy work. The last one is to become a productive employee and worker. Before we start the lesson, here are the objectives. Number 1. Define work according to the Holy Bible and St. Thomas Aquinas. Number 2. Explain how to enjoy work and create spiritual values in the workplace. And third is to determine basic responsibilities of employer and employee in the workplace. Employee and worker. And there are my group names. Bison Jude Michael, Ravid Alma, Reyes Sariril, Sakatani Joylin, and Sagario Rosan Kane. And without further ado, let's hear out the report of Mr. Jude Michael Pison. Hello everyone, my name is Jude Michael G. Pison, reporter number 1 from Group 9. Definition of work. Work is both a personal and a social activity. As a personal activity, it is aimed at developing a person and a social activity. Its purpose is the observation of human society. Work, therefore, has a moral and legal implications. These statements tell that the work has two functions and that is a personal and social activity. It is a personal activity because when you are working, you are also developing yourself and becoming more progressive. As you encounter different situations, it makes you think deeper, provide more solutions, and enable you to go beyond your limits. Personal, it enhances your well-being as a person. On the other hand, it is also a social activity because you are being a part of the functioning group who does a job retaining the human society. As long as you have a role actively taken in it, you're living and preserving the society. First bullet. Work is the legitimate use of our mental and bodily power for economic gain or profit. R. Agapay Ethics and the Filipino, P149. Work is the use of application of our physical. So, the only way for us to gain profit is to work with our own knowledge and body. It is legitimate as we are the ones who use it. It's our own skills just like our own property. Second bullet. Powers to accomplish certain tasks. It is the use or because nobody can own another man's body nor can anyone sell his body or any part of it. For purposes of material advantage and gain too. When we say work, it pertains to application or use of our power to perform certain tasks. These powers are our intellectual, physical, and mental capabilities and skills. Last bullet. The purpose of work is to obtain an economic gain or power. This is a part of the essence of work. It is legitimate in a way that only us who owns the body is the one who can use it for material advantage or gain. It could be somehow considered unacceptable or legitimate to use other people part of the body or even their intellectual property. And now I am Alma Rubin and my topic is all about the meaning of work in Holy Bible. So from the biblical point of view, God is seen as the author of work and He also blessed and sanctified work.
So the reason for this respite is formed to appreciate and value the meaning of work. So in the New Testament, the meaning of work can be well understood from the perspective of the mystery of God's incarnation. Seen from the perspective of work, therefore, is not a drudgery or not even a course, but an activity that has been blessed and sanctified, and therefore must also sanctify the worker. Mula sa biblical na pananaw ay nakikita ang Diyos bilang may akda ng gawain at pinagpala at pinababanal din niya ang gawain. So, we know that God created the world in 7 days. So, by the 7 days, God rested or nagpahinga siya. Kasi, starting on first day into sixth day, marami siyang ginawa. He created the moon, the sun, the stars, the land, the seas, and even Adam and Eve. So, ang dahilan ng pahingang iyon, or yung 7 days, ang dahilan ng pahingang iyon, ay porma upang pahalagahan ang kahulugan ng trabaho. So, binigyan niya ng kahulugan kasi nga, di ba, meron siyang ginawa. Then, may karapatan din siyang magpahinga. So, ginawa niyang holiday, yung 7 days na yon. So, ginawa niyang holiday or pahinga yung araw na iyon upang sa darating na araw, mayroon naman siya kakayahan gumawa ng iba pang mga bagay. So, according to the New Testament or sa Bagong Tipan, ang kahulugan ng trabaho ay mauunawa ang mabuti mula sa pananaw ng misteryo ng pagkatawang tao ng Diyos. So, alam naman natin sa mystery of incarnation or sa pagkakatawang tao ng Diyos ay marami siyang tao na ginamit upang mapabanal or pinagpala ang mga tao na pili niya. For example, si Moses. Si Moses ay isa sa mga tao na nakita niya si God for face to face, and also he received the Ten Commandments, and then yung Ten Commandments na yon pinakalat nila kasi yung si Moses may mga tauhan din siya eh. So Moses is a lawgiver and also a teacher, and also pinakalat niya yung mga Ten Commandments na yon to para malaman din ng ibang tao, kasi we all know naman na yung ibang tao noon na hindi talaga naniniwala sa Diyos. Meron silang pinaniniwalaan na ibang mga bagay. So, dahil kay Moses, or dahil sa inutusan siya, or he received the Ten Commandments, ginawa niya lahat para makarating sa ibang tao yung Ten Commandments na gustong iparating ng Diyos. And also, makikita mula sa pananaw na ito ang gawaing sa makatuwid ay hindi sumpa, or hindi ito isang hindi sumpa kundi isang aktibidad na pinagpala at binabanal. So imagine sa kadami-dami ng mga tao, si Moses yung binigyan ng trabaho ng Diyos, or siya yung pinili upang or pinagpala siya na mabigyan ng trabaho. So ang trabaho ay hindi isang sumpa kundi isang pinagpala pa sa lahat, parang ganun. So sa makatuwid ay dapat ding magpakabanal sa manggagawa. So, si Moses ay naging banal din siya dahil siya ay isang pinagpala na mabigyan ng trabaho galing sa Diyos. So, in the future, sa atin, as a hospitality industry or hospitality reason, working in the industry, kapag tayo ay binigyan ng trabaho ng ating boss, or kahit tayo na magbigay ng trabaho, kapag tayo ay binigyan ng trabaho, iisipin natin na tayo ay pinagpala. Kasi, sa kadami-dami ng mga workers, ikaw yung napili upang gampanan ang isang trabaho. So, ibig sabihin, ikaw ay isang pinagpala at ikaw ay magpabanal din sa iyong trabaho. So, ibig sabihin, dahil binigyan ka ng trabaho, ikaw mismo na manggagawa ay magiging banal ka din. Kumbaga, you work your job with an honesty, integrity, and dignity. So, ginagawa mo yung trabaho mo ng may taos puso. So, nagiging banal ka din sa iyong trabaho. So, in the near future, pag binigyan tayo ng trabaho, we also be thankful. Thankful and pleasure. Diba? So, maging thankful tayo kasi binigyan tayo ng trabaho, and ang trabaho na yun nagiging inspirational din sa atin sa pang-araw-araw.